Kaya most of the time, guys, yung mga tao talaga dito sa amin, mga kapitbahay, medyo na-awkward din sila na lumapit sa akin na humingi ng tulong, na like yung mga pa konti-konting tulong lang na kaya ko naman silang i-assist. Just dance in the living room, love with an attitude, drunk to an 80s group. Hi guys, welcome back to my channel. This is Monay Potok Monyaske, and I'm back because may gusto akong i-share sa inyo tungkol sa aking sarili, or all, it's all about myself. And ayoko naman po na lagi akong nagro-vlogs pero hindi niyo ako kilala. Kaya ito, it is the time na magpapakilala ako sa inyo. And yeah, let's start with my first name, Raymond Monyaske Olyamot. Running 30 this coming September 1, 1990. I am single, raised and born here in Mandawi, Cebu, and also working as a BPO, as a call center agent. And yes, as of the moment, I am working from home. Then nagwo-work po ako sa bahay for almost ano na po, from March up until now, July. And also guys, they call me Monay because when I was grade 4 until second year high school, nagpapaboy po kasi ako dati. Doon ako nagstay ng matagal. Bali yung amo ko na babae or lalaki, lagas lang lumalabas, nag-grocery or nagma-market. Tinatanong nila ako kung may gusto ba akong kakainin or papabili. Then nung sinabi ko na Monay lang na tinapay, okay na ako doon. Kaya yung mga anak niya, dati tinatawag talaga akong Monay kasi inaraw-araw nilang na binilhan ako ng Monay. That's why they call me Monay na hanggang ngayon. Actually, marami silang tinatawag sa akin, Mona, Monang, Mona Lisa, but ang nangingibabaw talaga sa akin ay yung Monay. That's why they call me Monay na. Walo kami sa magkakapatid, pero ako na lang po yung walang ano, hindi pa nag-aasawa, single, and walang pang-jowa. And of course, I am a pet lover. Mahilig ako sa dogs, lalo na especially sa mga maliliit pa na ano na dog or puppy. Hindi ko pa siya sinasali sa aking vlogs kasi makulit talaga, maliit pa po kasi. Then also, when I was high school, my favorite sports is badminton. So masali ako sa activities kung like sa intramurals. And also my talent, I am a frustrated singer, but singing doesn't like me. Actually, marunong naman kumanta, yung pag-girly effect, yun yung mga hilig ko. And also, may mga favorite din ako na foods, pero limited lang kasi allergy ako sa mga may mga allergy ako na foods na di ko kinakain or ayaw ko talaga kumain niyan. Hindi naman sa pag-inarty o umiiwas lang po ako sa ano na sa mga allergy kasi nagpapantal-pantal yung balat. And also, I am a online gamer. Paborito ko pong online games is sa mga cellphone, Mobile Legends or Clash of Clans. And yeah, yun lang po yung mga favorite ko na online games through Android phones or iOS. And also, I am a loner. Mas mahilig talaga ako na ano na magstay na mag-isa. Pero gusto ko naman makihalo-bilo sa ano sa maraming tao, pero yung may mode lang. At saka, di naman sa sinasabi ko na maarte ako doon. Pero pag may mga activities talaga kami dito, active ako doon, tumatulong ako. And of course, kung may mga kailangan na gawin, andun ako pag hindi lang ako busy sa trabaho. And also,
mahilig ako sa mga social media like Facebook, Instagram, Twitter, and also yeah, itong ito sa world ng pag-YouTube. And of course, my favorite brands like mga sa damit. Mahilig talaga akong pumasok sa Bench and also sa Nike or Adidas. So my favorite colors are blue, red, green. Yan yung mga favorite colors ko, and also sky blue. My favorite drinks, yung beer lang, beer. And also yung mga hindi ka agad nalalasing. Yan yung mga hilig ko na anong iniinom. Then about sa savings, sobrang matipid din ako sa savings, pero sobrang magastos din ako pagdating sa mga pagkain. Kasi food is life. The way na lumalabas ako, gumagastos talaga ako ng malalaking pera pag may pera lang talaga. Then, kung about sa foods is gumagastos din talaga ako. Then, hindi ako bumibili ng akin lang. Pag lumabas ako ng grocery ako, sinasalihan ko din yung mama at papa ko na ano, para sa kanila, like good for 2 weeks. Then, also, sa akin, pag nag-grocery talaga ako, kasi like parang almost for 1 month yung ano consumo ko. Na like kung ako lang talaga nag-stay, umaabot siya ng ganun. And also guys, I am a straightforward person. Sinasabi ko talaga yung ano sa loobin ko pag hindi ko talaga gusto yung tao na yun, kasi ayoko pong makipagplastikan. Ayoko pong usap that person, pero meron ka naman palang hinanakit sa kanya. Kaya most of the time guys, yung mga tao talaga dito sa amin, mga kapitbahay, medyo na-awkwardan sila na lumapit sa akin na humingi ng tulong, na like yung mga pa konti-konting tulong lang na kaya ko naman silang i-assist, yung ganun. Parang nagdadalawang isip sila na lumapit sa akin dahil siguro sa expression ng mukha ko may pagka-estek to, or kaya maldito. Guro guys, so yung mga nakakilala talaga sa akin, kung sino talaga si Raymond or Monay, alam niyo naman siguro na hindi ako ganoon, na nalalapitan naman ako. And also guys, mahilig din ako mag-travel kahit saan, as long as may pera din ako na ano, pang-budget diyan sa travel. Then kahit ako mag-isa, gumagala din talaga ako. Then, kung may mga kasetup na ano na gala, sumasama din ako ng ganon. Then, of course, I am also a music lover. Hindi ako nabubuhay pag walang musika. And, like, araw-araw talaga ako nagpapatugtog dito ng malakas. Kasi, feel ko talaga na, ano, parang meron akong second life pag may music akong naririnig. And, also, my favorite talaga na music, yung ballad, acoustic. And also yung mga country songs, mga ganun yung mga songs na paborito kong pakinggan. And bihira na lang yung mga ano, bihira lang talaga yung ano, sumasabay ko sa mga uso ngayon na ano, mga music like Marikit, mga Tala, yung mga ganun. I have also a tattoos, like 11 tattoos in my body. 2 here and also 1 here, for example, this one. Ito yung mga sample tattoos ko sa body. Actually, 11 po sila lahat. Meron din sa likod, sa chan, sa gilid, dalawa. And also, type of person, ano siya, stricto, and also, stricto pero nalalapitan. Ganon guys. Pero nilalagay ko naman sa tamang lugar yung ano, pagka-stricto ko. Actually, stricto ako all the time. If ever na meron, kasi parang wala ako lagi sa mood eh, pero ina-assist ko naman, hindi naman ako as in yung maldito talaga. Yung parang kung sino yung nakakilala sa akin, na nakilala talaga ako, nakakaintindi, yun ako. And also my goal in life is magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ganun yung pangarap ko sa buhay. Kasi ayoko na talaga na magstay ng hindi sa amin. Yan yung pangarap ko sa buhay, kasi
life is full of ups and downs. Like if ever na ano meron kang problema, you need to do something. Kailangan mong sumikap para maiahon mo sa taas. Then kung if ever na may mga downs talaga, syempre may solutions talaga dyan. Yun lang po guys. Thank you so much sa pag-watch sa aking vlogs na to tungkol sa aking sarili. And I hope you like it. Leave comments, share, and also hit the bell notifications para if ever na meron akong uploaded videos, mano-notify po kayo. If you're not yet subscribed to my channel, you can subscribe now. And thank you so much. And bye for now. Bye-bye.